this afternoon at ngayon pala magsa-starting recording. Sorry, nakalimutan kong i-play yung record. But here we go, we're talking about the law of one price. For the benefit of those na hindi naka-attend, pag-umpisahan ko ulit yung law of one price. Ang sinasabi sa law of one price, kung meron daw identical goods na binibenta sa magkaibang bansa or magkaibang market at walang difference sa transportation cost at saka sa mga taxes applied in these markets, dapat magkaparehas lang ang presyo niya. So sa example natin, halimbawa mayroong video sa US market na nagkakahalaga ng $20. Tapos yung same video na yon sa Mexican market, ang halaga niya ay 150 Mexican peso. If the law of one price holds, dapat parehas lang sila ng presyo. Ngayon, i-convert natin yung 150 peso to dollars para malaman natin. Nung nag-convert tayo using this formula, so dinivide lang natin yung 150 sa 10 na spot exchange rate, ang lumalabas dito, $15 yung presyo ng video sa Mexican market. So ibig sabihin, the law of one price does not hold here kasi mas mura ang video sa Mexico kaysa sa US. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na possibly talaga merong goods and services na mas mura doon sa ibang bansa compared doon sa atin. Pero tingnan nyo, dahil doon sa sinasabi natin na law of one price, nagkakaroon ngayon ng arbitrage opportunity. Yung arbitrage, dinefine na natin siya previously, di ba? Ito yung kumikita ka from the difference in prices. So kapag nagkaroon ng arbitrage opportunity at makita natin na mas mura pala sa Mexico ang videos kaysa sa US, nasa US tayo again ha, ang gagawin ng mga import, ng mga traders, bibili sila ng bibili ng videos sa Mexico, tapos ibebenta nila sa US. Gets nyo kung bakit? Kasi mas mura sa Mexico, doon siya bibili, tapos ibebenta niya sa US, kasi mas mahal ang bentahan sa US. So yung trader na yon, kikita siya through the arbitrage. However, alam naman natin na mayroong supply and demand theory. So since maraming magkakagustong bumili sa Mexico, tataas ang demand sa Mexico. Sa US naman, dahil madaming gustong magbenta, bababa ang supply. Ay tataas din ang supply sa US. Madami nagbebenta, tataas ang supply. Ang mangyayari niyan, magmo-move ngayon yung equilibrium ng supply and demand. So sabi dito sa ating third bullet, the increase in demand for videos in Mexico, dahil madaming gustong bumili doon, would push up the price of the videos. On the other hand, the increase in supply of videos on the US market would force the price down in the United States. In the end, pag gumalaw na yung ating graph ng supply and demand, the price of the videos in Mexico may rise from 150 peso, pwede maging 180 peso siya, while the price of videos in the United States may fall to $18. 180 Mexican peso, $18. Pag kinonvert mo siya ulit using the spot rate na 10, equal na silang dalawa. So ito yung sinasabi natin na law of one price. Kapag magkaiba daw yung price ng same goods sa magkaibang bansa, yung mga exporters and importers, sila yung bibili dun sa mas mura at ibibenta dun sa mas mahal. Hanggang sa dumating yung time, dahil nag-adjust yung supply and demand, magiging parehas na yung presyo nila. Okay? So next week, pag tinanong ko kayo sa law of one price, dapat alam niyo kung ano ibig sabihin, ha? Okay, for many reasons, however, law of one price does not hold even between markets within a country. Sa Pilipinas pa lang eh, mas mahal ang gasoline sa Maynila kaysa dito sa Cavite. Yung gasoline sa Maynila, 63 pesos, 63, 64 na yung ano yung liter ng gasoline. Dito sa atin sa Cavite, may mga nakikita pa akong 57, 58. So buti na lang umuwi ako ng Cavite kasi dito ako nagpapagas. Kung wala akong choice, doon talaga ako sa Manila magpapagas na mas mahal. So ang sinasabi dito, the law of one price does not really hold even between markets within a country. Sa US nga din, yung mga prices doon ng mga beer, magkaiba yung price ng beer sa New York at saka sa Los Angeles. Ang reason kung bakit may ganong differences, ito matalinong tanong to ha. Pag halimbawa meron kayong mga friends na magkatanong, bakit kaya mas mahal yung ano,
gasoline sa Maynila kaysa dito sa Cavite, parehas lang naman tayo nasa Pilipinas. The answer is, meron kasi mga differences sa transport ng goods between locations. May mga taxes din minsan na magkakaiba bawat isang lugar. And then may mga non-tradable input prices din. So yun yung reason kung bakit magkakaiba yung price. Kung makakapunta kayo sa Palawan, doon sa Puerto Princesa, El Nido, Coron, sobrang mahal ng gas doon. Nasa 60 na yung prices ng gas nila noong nasa 35 pa lang dito sa atin sa Cavite. So imagine kung magkano na yung price sa kanila ngayon doon. Alam nyo kung bakit? Kasi Palawan ay isa separate island from the Philippines. So meron silang transportation cost talaga. In fact, hindi lang yung gas ang mahal doon. Lahat mahal doon. Yung mga soft drinks, yung mga beer, mas mahal doon. So ibig sabihin nito, yung law of one price, hindi talaga siya palaging totoo. So, bad trip, no? Pinag-aralan pa natin pero hindi naman pala lagi totoo. However, as you will see later on, yung logic kasi ng law of one price, tama siya. Pero, yung pagsasabi na law ito, na ito ay isang economic law, medyo exaggerated. But we'll find out later on. So, let's go back to purchasing power parity. Kasi ito talaga yung topic natin. PPP theory actually is just a law of one price applied in the aggregate but with a slight twist. Ibig sabihin, kanina sa law of one price, ang pinag-uusapan lang natin ay isang item. Sa purchasing power parity, pinagsama-sama natin ang lahat ng item. So, imagine halimbawa, meron tayong market basket of goods. Sa, yung mga economists kasi, pag nagko-compute sila ng GDP, ang ginagawa nila, nagko-collect sila ng lahat ng mga goods na binibili, average goods na binibili ng isang household. At ang tawag doon is cost of market of goods. So, yung mga taga National Economic Development Authority ng Philippines, yung NEDA, para malaman nila yung GDP, yung CPI, yung mga yon, nag-e-estimate sila ano ba ang mga binibili ng isang mga household. Siyempre, pagkain, bayad sa kuryente, tubig, rent, nagbabayad din sila ng gasoline, yung mga ganon. So, yun yung mga basket of goods na pinagkakagastusan ng isang household. So, in our example, let us represent CB sub dollar as the cost of market of goods in the United States denominated in dollars. And then CB sub P as the cost of a market basket of goods in Mexico denominated in pesos. So, pinapakita dito na kung i-apply natin yung law of one price, ibig sabihin daw yung CB sub dollar equals CB sub Mexican peso. And then now, dahil equal sila, pwede natin gamitin itong formula na to for the PPP exchange rate. So sinasabi dito, the PPP exchange rate or pesos per dollar will equal the ratio of the cost of these two markets. So yung PPP exchange rate daw, peso to dollar, equals CB in peso divided by CP in dollar. So, ito yung PPP exchange rate formula. Pag-usapan naman natin ngayon yung consumer price index. Ano ba yung consumer price index? I'm sure, kung nagbabasa kayo ng mga business news, ng economics, narinig nyo na ng maraming beses yung CPI. And most probably, in your previous economic subjects, kung nag-usapan nyo yung CPI. CPI is an index that measures the average level of prices of goods and services in an economy relative to a base year. So for tracking purposes lang to, para malaman natin kung nagtaas ba ang presyo, kung may inflation ba, or kung gano'ng kataas yung level of inflation. So paano ba kinocompute yung CPI? Una, kukolektahin mo muna yung market basket. So kung ano yung mga binibili ng isang household, pag kukolektahin mo kung gano'ng kadami yung binibili nila at saka kung ano-ano yung mga yon, i-assign mo siya as Q. So sa example natin, Q1 pwedeng gasoline, Q2 pwedeng beer, Q3 rice, Q4 chicken, Q5 vegetable, and so on and so forth. So kung meron kang quantity, para malaman mo yung price, syempre kailangan meron ka rin price. So yung P1, ito yung price ng gasoline, P2 price ng beer, P3 price ng bigas, P4 price ng chicken, and so on. I-add mo silang lahat. Pag in-add mo silang lahat, yun yung consumer basket natin. Price times quantity.
sa statistics, ito yung summation formula. So, i-add mo lang yung lahat ng mga na-compute mo dyan. So, paano ba mag-compute ng consumer price index? Ang consumer price index kasi, meron kang isang base. Pipili ka ng base para yun yung comparison mo. Yun yung CBYY. Kanina kasi ang kino-compute natin dito yung CB pa lang. Ngayon, para makuha natin yung consumer price index, kailangan natin ng dalawang CB. Yung isa, CB ng base year. Yung isa, yung CB na year kung ano yung pinili mong i-compare. So that's CBYY or the year. In this formula na nakikita nyo sa harapan ninyo, itong CPIYY na ito, ang pinapakita dito is 1982 yung ginamit niyang base price. So in short, kinukumpara niya yung prices dun sa year YY sa prices ng year 1982. So for example, gusto mong malaman kung ano ang inflation rate noong 2008. Ang gagamitin mong base rate niyan is yung 2008, tapos kukunin mo ngayon yung CPI ng 2009. Ang inflation rate niyan is yung growth difference ng dalawa. Yung new minus old divided by old times 100. Pag nakuha mo na yung sagot doon, yun yung inflation rate for 2008. Clear ba kung paano nakukompute yung CPI? Una, kukuha ka muna ng basket, yung CB. Tapos, magde-decide ka kung anong base year yung gagamitin mo. Ang ginamit natin dito is yung 1982. Tapos, i-compare mo doon sa CB ng year na gagamitin mo. Pag nakuha mo na yan, makukuha mo yung CPI for that year. This is the formula for the CPI. Now, if you wanted to know the inflation rate, i-compare mo siya doon sa CPI nung isa pang year na gusto mong i-compare. So in our example, kung year 2009 ngayon at gusto mong malaman ang inflation rate ng 2008, kukunin mo yung new minus old divided by old times 100. Yun yung inflation rate. So ganun siya kino-compute yung mga naririnig niyo sa balita. Kaya kung mapapansin nyo, ang inflation rate computation usually quarterly. Hindi ka pwede mag-compute ng inflation rate ng daily kasi medyo tedious siya at saka medyo wala namang movement. So kaya kadalasan yung mga economists, quarterly or annually sila mag-compute ng inflation. Meron silang target rate tapos i-compare nila yon dun sa actual na computation. Okay? Now, gagamitin naman natin ngayon yung knowledge natin about consumer price index dun sa purchasing power parity natin. So yung relationship ng PPP using CPI can be shown, is shown here. So kung makikita nyo, yung CPI ng peso at saka CPI ng dollar, pagsasamahin natin siya. So ang formula ng CPI, di ba, is yung CB ng current year over CB ng base year. Sa example natin, ang current year ay 2009, tapos ang base ay 2008. May mga arithmetic methods na nilagay dito para lang maka-arrive tayo sa formula na to sa dulo. So yung right-hand side, itong pinaka nasa dulo, pinapakita dito yung purchasing power exchange rates in 2009 divided by the purchasing power parity exchange rate in 2008. Ito yung exchange rate daw, PPP exchange rate ng 2009, nasa taas, numerator, nasa denominator naman yung PPP exchange rate ng 2008. Kasi di ba naaalala nyo ang formula ng PPP exchange rate ay ito. Ah, ito siya. Ito yung formula. Ngayon, gusto natin kasing i-apply yung CPI at saka PPP. So ito yung ginamit natin na formula. Yung right-hand side, pinapakita dito na itong nasa taas, yung PPP exchange rate ng 2009. Itong nasa baba, yung PPP exchange rate ng 2008. O simply put, ito yung itsura niya. Exchange rate 2009, exchange rate 2008. Now, in general, if you want to use the consumer price index for two countries to derive the PPP exchange rate for 2009, you must apply this formula derived by rewriting the formula. So, ito yan, di ba? Nag-end tayo dito. Dito sa right-hand side nito, nag-end tayo dito. Kung gusto nyong malaman yung PPP exchange rate, gagawin mo, ililipat-lipat mo lang yung terms, arithmetic ulit,
So using algebra pala, hindi arithmetic, using the algebra tricks that we've learned sa algebra, pwede mong ilipat sa kabila, tapos magiging multiplication na siya. Ang ibig sabihin nito, yung base PPP, this represents the PPP exchange rate that prevails in the base year. So ito yung 2008 kanina. Nakukuha nyo ba? Kanina kasi, E2009 over E2008 yan. Nilipat natin yung 2008 sa kabila. Ganun lang siya. So kung gusto mong malaman yung exchange rate ng 2009, imumultiply mo yung base PPP exchange rate dito sa CPI ng 2009. Okay? Pero dapat para mag-work tong formula to, you must note that the CPIs in both countries, Mexico and US, must share the same base year. Kailangan parehas rin ng base year. So in our example, parehas naman silang 2008. Nakakahabol pa? Madali pa lang naman, di ba? Numerator, denominator pa lang yung minimove natin. Any questions so far? Magka lang, may nag-chat. Sir, sorry po, hindi ko po ma-open. Ay, kanina pa pala yan. Okay, any questions so far? Wala pa? Okay, now, let's use our PPP model as a theory of exchange rate determination. Earlier, pinag-usapan natin na yung exchange rate using the PPP relationship ay kagagawan daw ng mga exporters at saka mga importers. Kasi pag nakita nila na mas mura dun sa kabila, bibili sila dun at ibebenta nila dun sa country kung nasaan sila na masikita sila ng pera. Yun daw yung nakaka-apekto sa exchange rate determination according to the PPP model. If the law of one price leads to the equalization of the prices of a good between two markets, then it seems reasonable to conclude that PPP, describing the equality of market basket countries across, market basket across countries should also hold. So kung totoo daw yung law of one price sa isang product, so medyo safe na i-assume na totoo din yun dun sa consumer market of goods, sa lahat daw ng goods. In the law of one price, sabi natin, nagkakaroon ng arbitrage kasi nga, kapag nakita ng mga exporter at saka importer na mas mura dun sa kabila, bumibili sila. Pero meron tayong twist. The twist that's included in the PPP theory is that the arbitrage occurring across a range of goods and services in the market boxes, in the market basket, will affect the exchange rate rather than the market prices. So ang sinasabi natin sa PPP, hindi yung prices ng goods ang nagbabago. Ang nagbabago, yung exchange rate. Okay? Let's look into that. Halimbawa, sabi natin yung exchange rate ng US, for example, is masyado daw mababa when compared dun sa Mexican peso. So, tingnan nyo muna dito yung color black na line. So, pinapakita dito na yung spot exchange rate, ito, yung E sub peso to dollar. Ito siya. Mas mababa daw siya doon sa consumer basket ng peso over dollar. Therefore, yung exchange rate niya, therefore, mas mura daw yung mga goods sa US kesa sa goods sa Mexico. Mas mura daw yung nasa US. So since it is less than the ratio of the market basket in Mexico, mas mura yung nasa US kesa sa Mexico. Ibig sabihin, mas mababa din yung exchange, yung PPP exchange rate. So lang yung sinasabi dyan. Next, the PPP theory now suggests that yung mas mura na prices sa US will lead to an increase in demand for goods in the US. So kagaya ng sabi natin kanina, pag natunugan nila na mas mura sa US, bibili sila ng mga goods sa US kasi mas mura daw doon. Dahil mas mura sa US, pupunta sila doon, yung mga gustong bumili sa US, kailangan nila ng US dollars. Therefore, tataas ang demand for US dollars. Yung kabaligtaran naman, yung mga exporters, yung mga nasa US na nagbebenta sa labas, pwede nilang ibenta ngayon yung mga goods nila sa Mexico. Dahil mas mura yung nasa US, di ba? So magbebenta sila ngayon sa Mexico. Ang ibabayad sa kanila doon, peso. Pero dahil nasa US sila, ang gusto nilang pera, dollar.
So, i-convert naman nila yung peso to dollar. Therefore, yung supply naman ng peso, bababa. Kasi ayaw nila ng peso, gusto nila dollar. Ulitin ko ha, since mas mura ang mga goods sa US, yung mga nasa labas, pupunta sila sa US para bumili. Para makabili nila sila, kailangan nila ng dollar. Tataas ang demand for dollar. Therefore, mag-shift yung demand line papunta sa right. Pag tumataas, pag merong increase, papunta sa right palagi yung movement. Pag bumababa, papunta sa left. Ngayon, since yung goods ay mas mura sa US, yung mga exporter na nasa US, magbebenta sila na magbebenta sa Mexico. Kasi alam nila na bibilhan sila dahil mas mura yung kanila kaysa sa Mexico. So ngayon, yung nabentahan nila, ibibigay sa kanila Mexican peso, pero ayaw nila nun kasi nasa US nga sila, papapalitan nila yon sa dollar. So ngayon, dahil yung peso ay pinapalitan sa dollar, bumababa ngayon yung supply ng peso. Kaya nag-move din yung Mexican peso to the left. Okay, there is an increase in US dollar demand kasi marami nag-i-import, and increase in peso supply by US exporter. So tumataas yung peso supply, pero dahil pinapapalitan nila yan agad sa dollar, nababawasan pa rin yung supply ng dollar. Pag nangyari to, US consumers will reduce their demand for the pricier Mexican goods. Dahil mas mahal sa Mexico, yung mga nasa US, hindi na sila bibili sa US. Nagkakaroon ngayon ng shift doon sa supply and demand ng currencies. Both the shift in demand and supply will cause an increase in the value of the dollar, and thus the exchange rate, peso to dollar, will rise. As long as the US market basket remains cheaper, excess demand for dollar will persist and the exchange rate will continue to rise. So ito yung sinasabi natin sa PPP equilibrium, na yung exchange rate daw is caused by the actions of the importers and the exporters. That is kapag mababa yung exchange rate. What if naman the exchange rate is too high? Ibig sabihin, pag mataas masyado yung exchange rate, peso to dollar, mas mahal yung mga goods sa US at mas mura sa Mexico. Kabaligtaran to ha, nandun tayo sa too high ha. Ito naman, yung second scenario is, mas mahal sa US, mas mura sa Mexico. Anong gagawin ngayon? So syempre, mas mahal sa US, mas mura sa Mexico, yung mga importer, bibili sila sa Mexico. Yung mga Mexican consumers naman, hindi na sila lalabas, doon na lang sila sa Mexico bibili. So, yung demand nila for dollar, bababa. Tapos yung supply ng peso, tataas. Because yung mga nasa US, bibili sa kanila, kailangan ng peso. Tapos yung mga nasa kanila naman, sa Mexico, hindi maglalabas ng peso. So, yung supply ng peso, tataas. Nasundan nyo kung bakit tumaas yung supply ng peso at bumaba yung demand. Okay. Due to the demand decrease and the supply increase, the exchange rate falls. This means that the dollar depreciates and the peso appreciates. Mas marami kasi ang nagde-demand ng pesos. Again, ito kasi ang point of view nito, dollars to ha. So, dumadami yung supply ng dollars, tapos bumababa yung demand for dollars. So, bumababa yung exchange rate. Extra demand for pesos will continue as long as goods and services remain cheaper in Mexico. However, as the peso appreciates, kapag tumataas na yung presyo, tumataas na din yung halaga ng goods na nung una ay mura lang. Yun yung sinasabi natin na PPP equilibrium. Diba? Kung kanina, mahal daw yung US, mas mura sa Mexico, magpupuntahan lahat doon, bibili ng Mexican products, tapos yung mga nasa Mexico, hindi na sila mag-i-import dahil mas mura sa kanila. Mag-a-adjust yung exchange rate, bababa ang dollar, tataas ang peso. Therefore, pag tumaas yung Mexican peso, nagmamahal na rin yung goods nila. Pag nangyari yon, nasa equilibrium na ulit. Clear ba?
So doon sa una nating example, exchange rate is too low, ang pinapakita doon, mas mura sa US. Since mas mura daw sa US, bibili sila sa US, tataas ngayon yung dollar, bababa yung peso, tataas na ulit yung presyo ng dollar. Equilibrium na ulit. Sa second example, exchange rate daw is too high, mas mahal sa US kaysa sa Mexico, magpupuntahan sila sa Mexico, bababa yung exchange rate, mag-appreciate yung Mexican peso, magmamahal yung presyo ng Mexican goods, equal na ulit sila. Naiintindihan? Okay. Kapag nag-aaral ka kasi ng international finance or global finance, more on macroeconomics yung topic natin. So ito, macroeconomics yung pinag-uusapan natin ngayon. So mas ma-model. Puro mga graphs. Nag-macroeconomics ba kayo? May subject kayong macroeconomics? Wala. Economics lang talaga. So I think kaya may subject ng ano, ng global finance. Kasi nung college ako, wala akong subject ng global finance, pero meron kaming macroeconomics at saka microeconomics. Itong topic natin pang macroeconomics. Sa macroeconomics at sa lahat ng mga magiging topic natin dito sa subject natin, palagi tayong may graph, palagi may movement. So kailangan maiintindihan nyo kung bakit siya gumagalaw at saan siya pupunta, kakanan ba o kakaliwa. So yun yung ano to, yun yung importance na maintindihan natin to, kasi ang pinag-uusapan natin dito is market of different countries, hindi sa isang bansa lang. Okay. So now nagkaroon tayo ng adjustments doon sa exchange rate because of the differences in prices brought about by perhaps kung if the law of one price holds, this is brought about by the PPP differences na daw. So sabi natin sa PPP, exchange rate changes are induced by the changes in relative prices between two countries. Totoo to because ang assumption natin sa PPP is hindi nagbabago yung quantity na binibili. So ibig sabihin dun sa consumer basket natin, yung goods, yung quantity ay fixed. So yung prices lang yung pwede magbago. Since the price level changes represent inflation rates, di ba pag nagbago yung prices, ibig sabihin inflation rate tumaas. Ang sinasabi dito sa PPP theory, inflation rate daw yung nag-i-induce ng exchange rate changes. In short, kapag tumaas yung prices sa Mexico, relative doon sa inflation sa US, magtataas yung dollar at mag-depreciate yung peso according to the purchasing power theory. Ulitin ko ha, kapag mas mataas yung inflation sa Mexico, ibig sabihin mas mabilis yung pag-akyat ng presyo nila compared sa inflation sa US, yung dollar mag-appreciate and the peso will depreciate according to the purchasing power theory na pinakita ko sa inyo kanina sa model. More rapid inflation in the US naman, kung mas mataas naman yung inflation sa US, it will cause dollar to depreciate while the peso will appreciate. Okay, now question time. What happens? Si Geraldson at saka si Christine Joy at yung hindi pumapansin sa akin kanina, di ba? Sige, Christine Joy, nandyan ka na ba? Christine Joy? Okay, ayaw din akong pansinin. Tanongin na lang natin si John Menard. John Menard. Good afternoon, John Menard. Meron akong question. What happens to the peso if the inflation rate in US is lower than the inflation rate in Mexico? Sir, magde-depreciate po yung peso po. Correct, that's correct. So thank you very much, John Menard. Ikaw naman, Maria Elena. Maria Elena, ano mangyayari sa dollar kapag mas mataas ang inflation rate sa US kumpara sa inflation rate sa Mexico? Mas mataas ang inflation rate sa US. Mag-depreciate po. Ang alin? Yung dollar. Very good. Okay, so yun lang ang ibig sabihin natin dun sa PPP exchange rate. Kung alin yung country na may mas mataas ang inflation rate, yun yung country, na yun yung currency na magde-depreciate. Okay, in simple terms, yun lang yung ibig sabihin niya. Kung alin yung country na mas
umalis na yung mga walang camera na bad trip na yan. Yung kung alin yung country na may mas mataas na exchange rate, yung currency nila yung magde-depreciate. Pinakita na natin yung relationship na yan doon sa model natin kanina. Now, pag-usapan natin ano ba yung mga problema dito sa PPP. Diba sabi natin kanina, bakit sa Maynila mas mahal yung ano, mas mahal yung gas compared dito sa gas sa Cavite? Kasi nga may mga condition yung PPP na hindi niya pinansin o hindi niya naisama. Kagaya ng transportation costs at saka trade restrictions. So halimbawa, pinag-uusapan natin US at saka Mexico. So may mga transportation costs na hindi kinonsider sa PPP. That's why minsan hindi applicable yung PPP. May mga cost of non-tradable inputs din. Ibig sabihin, pwedeng kaya mas mura yung presyo sa kanila kasi mas malaki yung competition doon o mas malaki yung renta na binabayaran doon, kaya mas malaki yung price doon sa kabilang country compared dito sa country na to. Yung mga cost na yun, yung sinasabi natin na non-tradable inputs. Perfect information, ito rin yung isa sa mga problems ng PPP. Kasi ang assumption natin kanina, alam ng mga exporter tsaka importer na mas mura sa kabila or mas mahal dito sa atin. When in the real world, hindi yun agad nalalaman ng mga buyers and sellers. Yung perfect information, hindi siya palaging available or agad-agad available. So yung isang problem ng PPP. And another problem of PPP is yung mga other market participants. Kasi ang pinag-uusapan lang natin dito, yung mga importer at saka exporter. E paano yung mga investor na pinag-uusapan din natin na bumibili ng dollar para makapag-invest sa time deposit? That's why ito yung mga problem ng PPP. Ngayon, because of these problems, gumawa yung mga economists natin ang sinatawag nila na relative PPP theory. In essence, itong relative PPP theory is kaprehas lang nung kanina na absolute PPP that suggests that the exchange rate may expand to inflation. Thus, we can imagine that the exchange rate would change in a systematic way given that merong continuous change or continual change in the inflation. Kanina kahit diba sabi natin, kapag mas mataas yung inflation sa isang bansa compared sa isang bansa, mag-depreciate yung currency niya with respect to the other currency. In the relative PPP theory, ang sinasabi dito, exchange rate changes over time are assumed to be dependent on inflation rate differentials. So dun sa difference ng inflation rate ang ginagamit ng relative PPP. Kung sa absolute PPP, inflation rate lang ang pinag-uusapan. Oops, mas mataas inflation rate mo, mag-depreciate yung currency mo. Sa relative PPP theory, ganun din, pero merong konting twist. Ang pinag-uusapan dito, yung difference ng inflation rate. Doon lang gagalaw yung exchange rate. Ito yung difference ng inflation rate. Oh. Tapos ito naman yung movement ng exchange rate. Okay? So clear yung difference ng relative PPP at saka absolute PPP? Bago yan, clear ba ang ibig sabihin ng absolute PPP theory? Clear ba? O bakit walang sumasagot? Clear di ba? Ang sinasabi sa PPP theory, kapag magkaiba yung prices na ibang bansa, mas mataas yung inflation ng isang bansa, yung exchange rate nakadepende dun sa inflation. So therefore, yung mag-depreciate yung currency ng bansa na mas mataas yung inflation. Okay, pinapakita sa again sa relative PPP theory na yung percent change sa dollar value dun sa first and second is nasa left, itong nasa left side. Ito yung old new minus old divided by old. Equivalent daw yan dun sa inflation rate differential. Ito yung relative PPP theory. So medyo mas realistic to kesa dun sa absolute PPP. However, hindi pa rin niya kasi kinukonsider yung mga sinabi natin kanina, transportation cost, yung cost of non-tradable inputs, perfect information. So bakit ginagamit pa rin tong PPP na to kung hindi naman pala siya applicable talaga? According to economists, hindi mo dapat gagamitin yung PPP in the short run. Gagamitin mo siya in the long run. Kasi ibig sabihin, yung PPP, talagang mas nakikita mo yung impact niya in the long run. Could be several years or could be decades. But basta ang PPP,
totoo siya in the long run, hindi sa short run. Okay. Pinapakita dito, this long run interpretation requires an assumption na yung mga importers at saka exporters kasi hindi naman sila ganun kabilis gumalaw. Hindi naman kapag nakita nila na mas mura sa Mexico, agad-agad bibili sila sa Mexico, di ba? Siyempre, magpaplano pa yan, maghahanap pa sila ng bibilhan, maghahanap sila kung kanino nila ibebenta, paano ba yung shipping process. Bago mangyari yung sinasabi natin yung example kanina, ang tagal na nang dumaan. And some of the reasons for the delay is, of course, yung imperfect information. Hindi naman kasi aware yung mga importers at saka exporters na mayroong price differences. And again, kapag bumili ka sa ibang bansa, hindi yan parang online selling na, oy, gusto ko yan, bilhin ko yan. Hindi ganun. Merong contracts na pinag-uusapan. Siyempre, kung ako yung nagbebenta, ayaw ko nang isang beses ka lang bibili sa akin. Gusto ko long-term yung usapan natin. So, merong long-term contracts. So, may delay doon sa PPP na sinasabi natin. May marketing cost din, of course. Kung yung bibiliin ko sa'yo, bebenta ba siya dito sa bansa ko? Baka naman hindi. So, meron kang market research na gagawin. And of course, yung investors. Huwag natin kakalimutan na kahit na habang gumagalaw yung importer at saka exporter, gumagalaw din yung mga investors. Ibig sabihin, naghahanap pa rin sila ng investment kung saan sila mas kikita. So, meron pa rin yung impact doon sa exchange rate. So, ito yung mga delay kung bakit yung PPP hindi pwedeng gamitin sa short run. Kailangan sa long run siya. So, tingnan nyo, halimbawa meron tayong hypothetical long-term trend. Itong hypothetical long-term trend dito, pinapakita nito yung data o made-up data between two countries, country A and country B. Yung dotted line, itong diretso to na dotted, pinapakita dito yung ratio ng cost of the market baskets between these two countries over a long period, isang century, 1904 to 2004. So, pataas siya. Kasi tumataas yung prices, di ba? So, pataas daw yung ratio ng market basket. It displays a steady increase indicating that the prices have risen faster in country A relative to country B. Kasi country A yung nasa taas, so may mga movement siya. So, kung makikita mo, yung exchange rate, yung movement niya, generally, in the long run, kaparehas ng prices ng consumer basket, ng cost of market baskets. Hypothetical lang to. Pero let's use yung real example later. Pero gusto ko rin munang i-explain sa inyo that the solid blue line here, itong gumagalaw na to, pinapakita rito yung exchange rate between country A and country B. Kung totoo yung PPP at every point, yung exchange rate na kulay blue, kailangan nasa taas lang nitong dotted line. Pero dahil hindi siya nasa taas lang, minsan nasa baba siya, ibig sabihin, yung PPP, hindi siya totoo all the time. Totoo lang yung PPP when the times na yung exchange rate ay tumatawid doon sa dotted line na to. At dalawang beses lang siya nangyari dito at saka dito. So not a very good record kung pag-uusapan natin yung PPP. So tingnan natin ngayon yung real life. Bago tayo mag-real life, dito pala muna tayo sa hypothetical pa rin. So this figure displays an obvious regularity. Regular kasi yung dotted line natin, made up lang yung number, so isang diretso lang siya. The trend of the exchange rate between the countries is almost precisely the trend in the market basket ratio, pataas. Hindi man siya kasing straight nito, pero pataas yung exchange rate niya. Minsan yung exchange rate nasa baba, minsan nasa taas. Ngayon, yung mahabang differences ng exchange rate dun sa market basket ratio, pinapakita dito na possibly mas mura yung goods dun sa kabilang bansa. Pag nakita to ng mga traders, ng mga importers at saka ng mga exporters, itong price discrepancies na to, mag-a-adjust siya ulit, kagaya na pinag-usapan natin kanina. So magiging parehas ulit yung presyo nila. In the long run version of the theory, na mas matagal, doon lang natin siya makikita. Sa example nga natin, nakita lang natin yung relationship noong tingnan natin yung 100 years. Ngayon, tingnan natin ngayon yung US-UK long-term trends naman. Kailangan hindi ko masyado makita yung year. 1913 to 2003. So, 90 years. Hindi siya century, pero 90 years. So, again, yung dotted line pinapakita dito. Actual to ha.
Hindi to ano ha, hindi to made up kagaya kanina. Yung dotted line pinapakita dito yung estimated ratio ng market basket cost, tapos yung solid blue exchange rate. Parang doon sa kaninang pinakita natin. So itong nasa x-axis yung year, yung y yung exchange rate. So kulay blue yung exchange rate, dotted line yung cost of market basket goods. So kung makikita nyo, nung ginamit na natin yung long-term trend, very close yung trend ng exchange rate sa market basket. Magkadikit sila, halos lahat. Oh. Magkadikit. Medyo lumayo, pero magkadikit na ulit dito. This remains true even though merong period noong 1950s at saka 1960s na nagkaroon ng fixed exchange rate. Okay? While this depiction is just two countries over a long period, it is suggestive na pagdating sa long run, totoo yung PPP. Okay, so nagsimula tayo, nasabi natin parang imposible yung sinasabi natin na magiging magkaparehas agad yung presyo ng magkaibang bansa, same goods. Pero totoo yun, kaso kailangan long term mo siya titingnan because meron nga mga delays sa pag-respond ng mga importers at saka exporters. So tingnan nyo to, from 1913 to 2003, halos tama yung sinasabi natin kanina sa PPP. Okay? So now let's talk about overvaluation and undervaluation, yung kaninang sinabi natin. Kapag sinabing overvaluation, di ano, ibig sabihin mas mura. Overvaluation, mas masyadong mataas daw yung value ng exchange rate versus undervaluation, mas mababa. Pero pwede natin tingnan kung saan ba siya nagiging overvalued at saka undervalued. Pwedeng overvalued siya with respect to purchasing power parity or with respect dun sa current account balance. Pero pag sinabi mo kasing may overvaluation at saka undervaluation, nag-assume ka na merong isang tama na value, may proper value. Kaya mo siya sinabing overvalued or undervalued. Pag-usapan muna natin yung overvaluation and undervaluation with respect to PPP. Okay, recall yung formula ng PPP exchange rate. Ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Cost of basket of goods in pesos divided by cost of basket of goods in dollars. So kung sinasabi natin na yung US dollar is overvalued, ibig sabihin, yung spot exchange rate daw mas mataas kaysa doon sa PPP exchange rate. At yung spot, ito yung alam niyo na exchange rate. Tapos yung nasa kanan, yung PPP exchange rate. Kapag sinabi dito na overvalued yung dollar, masyadong mataas daw yung spot sa PPP exchange rate. Ibig sabihin, mas mataas din yung spot doon sa ratio ng market basket of goods. Kapag overvalued yung US dollar, ang ibig sabihin niyan, kung taga-US ka, napupunta ka ng Mexico, makikita mo na since overvalued yung dollar, mas mura ang mga bilihin sa Mexico. Kapag naman undervalued ang US dollar at pumunta ka sa Mexico, makikita mo na mas mahal in general yung mga bilihin sa Mexico. Kapag naman yung US dollar is overvalued with respect to Mexico, syempre, ibig sabihin yung peso undervalued naman siya with respect to the dollar. Yun yung sinasabi natin na PPP exchange rate. Clear ba? Magkaiba yung spot exchange rate at saka PPP exchange rate ha. Kasi yung PPP exchange rate, ang tinitingnan lang dito is yung cost of market of goods. Pag sinabing overvalued, yung US dollar, mas mura daw yung mga bilihin sa Mexico. Pagkabaligtaran naman, pag undervalued yung US dollar, mas mahal yung mga bilihin sa Mexico. Yun yung with respect to PPP. Now let's talk about overvaluation and undervaluation with respect to the current account balance. So applied in comparison to an exchange rate presumed necessary to induce trade balance. Naalala niyo yung pinag-usapan natin ng second day natin, yung current trade deficit at saka trade surplus. Naalala niyo siya? Kapag trade deficit, ano ibig sabihin nun? Alin yung mas mataas, import or export, kapag trade deficit? Trade deficit. Mas madami yung import-export. Sige, import po. Import po.
import. Kapag trade surplus, mas mataas naman yung export. Dalawa lang yung pinamimilian. Import tsaka export. Trade deficit versus trade surplus. So halimbawa, sa example natin, yung United States meron daw trade deficit. Ngayon, pag may trade deficit, ibig sabihin mas mataas yung import. Tama, mas mataas yung ini-import nila. Ngayon, ang pwede nilang gawin ng US sa kanilang currency, pwede silang mag-induce ng dollar depreciation. Pwede nilang pababain yung value ng dollar. Pag pinababa nila yung value ng dollar, magpupuntahan ngayon yung mga nasa ibang bansa sa mga goods ng US. Therefore, tataas yung export nila. Pag tumaas yung export nila, tapos yung import hindi tumataas, magkakaroon ng trade balance. Gets ba? Diba sabi nyo kanina, pag trade deficits, mas mataas yung import. Ngayon, gusto natin pag-usapan yung overvaluation and undervaluation to induce trade balance. Pwede mong baguhin yung exchange rate. So kung halimbawa, may trade deficit ng US, mas mataas yung import. Pag bumaba ang dollar, nag-depreciate ang dollar, mas magmumura yung goods ng US. So supposedly, mataas yung export niya kasi mas mura siya, di ba? Mas maraming gustong bumili sa kanya. Pag tumaas ang export niya, pero yung import is same pa rin, kasi syempre, hindi ka bibili ng import dahil mas mahal nga sa iba, di ba? Magiging balance na ngayon yung import at saka export. Ganon din ang mangyayari, of course, kapag meron naman tayong Ganon din ang mangyayari kapag merong trade surplus. Kapag may trade surplus naman, syempre kabaliktaran. Imbis na mag-depreciate yung dollar, kung meron kang trade surplus, gusto mong mag-appreciate yung dollar para mas dumami naman yung import mo kasi mas mura sa ibang bansa. Okay, i-share ko lang ulit yung screen. Okay. Many observers still contend that a country's currency needs to depreciate by some percentage to eliminate a trade deficit or appreciate to eliminate a trade surplus. So ito yung sinasabi natin kanina, na kapag merong imbalance sa trade, kapag merong trade deficit, pinapaniwalaan ng mga economists na kapag may trade deficit, kailangan magkaroon ng depreciation ng currency para tumaas yung export. Kapag nangyari yon, naniniwala sila na overvalued daw yung currency, kaya nila ipapaba. Kapag naman may trade surplus, naniniwala sila na undervalued yung currency, kaya kailangan mag-appreciate yung dollar para mas dumami yung import kaysa sa export. Pag nag-appreciate yung dollar, kaya dadami ang import dahil mas mura doon sa labas compared sa kanila. Kukonti naman yung export kasi mas mahal yung kanila. So magkakaroon ng trade balance. Naiintindihan nyo ba? Alam ko medyo kailangan mag-isip ng mabuti. Pero masaya siyang matutunan, di ba? So again, kapag merong, ang pinag-uusapan natin dito is overvaluation and undervaluation with respect to current account balance. Kanina kasi with respect to purchasing power parity lang eh. Sa purchasing power parity, ang pinag-uusapan natin dito, kapag mas mahal dun sa kabila, ibig sabihin, mas naka-undervalued yung currency mo. Kapag mas mura, overvalued. Dito naman sa current account balance, kung gusto mong baguhin yung trade imbalance, kung meron kang trade deficit or trade surplus, the cost for this is either overvalued or undervalued yung currency mo. Okay, however, in a floating exchange rate system, mahirap na sabihin na wrong yung value. Kasi pag sinabing floating exchange rate, gumagalaw mag-isa yung exchange rate, depende sa supply and demand. So, ibig sabihin, medyo applicable lang to kapag naka-fixed exchange rate ka kasi meron kang sinasabi na proper value. So, the proper value for the exchange rate can be said to be not the one that will satisfy PPP
or not the one that will generate trade balance, but rather whatever rate currently prevails. So, ibig sabihin, a currency daw can never be over... Ano nangyayari? Bakit siya gumagalaw mag-isa? The currency daw cannot be overvalued or undervalued at any point in time. Luma na kasi itong laptop na ginagamit ko eh. The currency... Ay, nako. Ano nangyayari? Wait lang. Okay, the proper value... Using the proper value of the exchange rate, ulitin ko lang, ibig sabihin, hindi daw siya nasasatisfy ng PPP o kahit na nung mag-induce ng trade balance. But rather, whatever rate currently prevails is the proper value. Kung ito ang papaniwalaan natin, ibig sabihin, ang currency never siya magiging overvalued or undervalued in a floating exchange rate. Instead, kung ano yung spot, yun palagi ang proper value. So again, kasi kapag floating exchange rate, gumagalaw mag-isa yung exchange rate with respect dun sa supply and demand. Kung ang pinag-uusapan natin ay proper value, walang overvalued or tsaka undervalued. So kumbaga, ang sinasabi ko lang dito, huwag kayong basta-basta naniniwala dun sa mga una kong sinabi. Na kapag merong trade surplus, kung gusto mong ma-improve yung trade balance, kailangan mo lang ibaba yung presyo ng mga bilihin or i-appreciate yung dollar. Ang sinasabi dito, applicable lang siya maybe sa ibang exchange rate system, but kapag ang usapan natin ay floating exchange rate, ang tamang rate or ang proper rate talaga is yung spot rate. Okay, so kumbaga parang pinapakita lang sa inyo dito kung ano yung parehong sides ng theory. Now, gamitin naman natin yung PPP sa pag-compare ng performances ng mga country. Let's do some cross-country comparison. Actually, more than anything else, ang pinaka-importanteng application ng PPP is in comparing the income, wages, or GDP ng isang bansa. So halimbawa, gusto natin i-compare yung GDP ng US at saka China. Sino ba talaga ang mas magaling or mas mataas ang GDP sa kanilang dalawa? Ang data na gagamitin natin is 2004 ha. So many things have happened since 2004 up to today. But ang pag-uusapan ngayon ay yung 2004. Okay, so meron akong question sa inyo. Sabi dito, ang GDP sa US, approximately $12 trillion. Ang GDP ng China is approximately 16 trillion yen. Chinese yuan pala. Chinese yuan. Alin sa palagay nyo ang mas mataas ang GDP? US or China? 2004 to ha. GDP ng US is $12 trillion approximately. GDP ng China is 16 trillion Chinese yuan. Looking at this, ano ang mas maganda ang GDP? US or China? Anyone? Hindi ko kayo aawayin kung mali ang sagot. So, sagot lang. US or China? Uy! US or China? Wala, walang gusto sumagot. Sige, Irene Baez, US or China? Alin yung mas magandang GDP? Hindi po siya pwedeng i-compare kasi i-convert pa po siya. O sige, convert ka. Halimbawa, na-convert mo na. Ano sa palagay mo yung mas mataas, US or China? Okay lang, mali ang sagot. China po. China. Okay. May nagkasabi ba ng US? Sino nagkasabi na US? Ikaw ba, Angelique? Kate, US yung ano mo? US or China? 2004 figures to ha. Angelique? Ikaw ba huli? Ah, hula. Oh. US po.
US sa'yo. Okay, sabi ni Angeli, US, sabi ni Irene, China. At sabi ng iba, wala silang sagot. Okay, so for this one, very useful yung purchasing power parity theory sa pag-compare ng GDP. So yun yung gagamitin natin ngayon sa pag-compare kung alin ba yung mas maganda yung GDP ng dalawa. So sabi ko rin na ni Irene, kailangan daw muna i-compute, i-convert muna sa same currency. Pero before that, kailangan mo munang malaman kung ilan ba yung population ng bawat bansa. Sa US, ang population nila ay 290 million people. So, ibig sabihin, ang per capita GDP nila is $41,400 per American. Yung China, ang kanilang population ay 1.3 billion people. So, ang kanilang GDP per capita is 11,500 yuan per Chinese. So, ginawa mo natin siyang per capita, di ba? Kasi ang GDP, ang comparison niyan, hindi lang yung total. Kailangan tingnan mo kung ilan yung population ng country na yon. Ngayon, tama si Irene kanina, hindi mo pwede i-compare yet because kailangan mo siyang gawing same currency. So, i-convert natin kung ano ba yung spot exchange rate ng 2004. Ang spot exchange rate ng 2004 is 8.28 Chinese yuan per dollar. So, yung yuan, gawin natin siyang dollar. Nung ginawa nating dollar ang Chinese yuan, ang sagot sa per capita GDP is $1,390. Almost 30 times lower than US dollars 41,400. So ang tamang sagot is US, yung mas maganda yung GDP in 2004. Using GDP numbers, using per capita, and using the spot exchange rate. So medyo exage, di ba? Ang sinasabi dito, 30 times na mas magaling ang US kaysa sa China. So ngayon, anong nangyari? Tinesting ng mga Americans, 30 times daw silang mas mayaman compared sa Chinese eh. So pumunta sila ng China. Nakita nila doon na hindi naman 30 times mas mura yung mga Chinese na bilihin. So bakit kaya? Kasi hindi sila gumamit ng PPP comparison. Kailangan kasi yung pag magko-compare ka ng performance across country, PPP yung gagamitin mo. So dahil ang magiging implication kapag hindi ka gumamit is mas malaki ng 30 times yung GDP talaga ng US. So ang gamitin natin is yung PPP exchange rate o yung equalize. Again, magkaiba kasi diba yung spot at saka yung PPP exchange rate. Yung PPP exchange rate kanina kasi kino-compare yung cost of a market of goods ng isang country versus sa isang country. Okay. If we use this exchange rate, itong PPP exchange rate, to convert the dollars of GDP per capita in China, then we will get a number that reflects the purchasing power of Chinese income in terms of the prices that prevail in the United States. So at least ang pag-uusapan natin dito is yung cost ng mga goods versus dun sa income ng mga citizens. So ang estimated PPP exchange rate nung 2004 between US and Chinese yuan is 1.85 yen a yuan per dollar. So kung ang Chinese GDP per capita is 11,500 converted to dollars using PPP, ha, hindi yung kanina, ang makukuha natin is $6,250 per person. Ang sinasabi dito is yung 11,500 Chinese yuan, pwede siyang makabili ng goods and services sa China na nagkakahalaga ng 6,250 kung mga taga-US ang bibili. So in short, hindi totoo yung 30 times kanina. Although mas mataas pa rin talaga ang GDP ng US compared sa China, hindi siya 30 times. Mga 4.5 times lang. Kasi $6,250 sa US, sa China, $1,390. So kung magko-compare ka ng GDP ng iba't ibang bansa, ang dapat mong gamitin ay PPP exchange rate, hindi yung spot exchange rate. Kasi again, yung spot exchange rate, ang nandyan lang is yung supply and demand ng currency. Kapag PPP, kinoconsider dyan yung mga prices ng goods sa loob ng basket doon sa bansa. Okay? So kung kanina, parang nag-iisip tayo kung talaga bang tama yung PPP,
tama bang law yung law of one price? Ang sagot dyan is yes, tama siya in the long run. And ang use ng PPP is to compare GDP, income, wages across country. So hindi mo pwedeng sabihin na ay mas mayaman yung mga ka-level ng Philippines. Mas mayaman yung Thailand kesa sa Philippines. Kung hindi mo ipo-compare yung prices ng goods sa Thailand at saka prices ng goods sa Philippines. Okay? Ito yung GDP ranking in billions of dollars noong 2008. So wala yung Philippines dito kasi hello, aabot ba tayo sa top 12? Siyempre hindi. So, number one is United States in terms of spot. So ito yung ranking nila in terms of spot exchange rate. US, Japan, China, Germany, France, ganyan. Pero nung gumamit na tayo ng PPP exchange rate, nag-move yung ranking. After ng US, China na, bumaba yung Japan, tumaas yung India, yung Germany bumaba. So ano ibig sabihin nito? Mas mahal yung mga bilihin sa Japan compared sa China. That's why nung gumamit tayo ng PPP exchange rate, nag-adjust na siya. So for most economists, ito yung mas tama na gagamitin mo na comparison ng GDP, hindi yung using the spot exchange rate. Okay? Wait lang. Okay, next. For those country na yung mga GDP tumataas kapag ang ginamit ay PPP, ibig sabihin nun, mas mura yung mga bilihin sa kanya. Medyo undervalued yung currency niya with respect to dollar. So that's why yung Japan kanina, kung makikita nyo, bumaba. Kasi ibig sabihin, medyo overvalued sila. Slightly overvalued with respect to US dollar. So using the current exchange rate method or yung spot method, kina-underestimate mo ngayon yung totoong size ng economy. Sabi mo kanina, mas malaki yung Japan kaysa sa China. Nung ginamit yung PPP, nakita natin na mas malaki yung China kaysa sa Japan. For other countries, their currencies are overvalued to the dollar. So pag kinonvert mo siya sa GDP at current exchange rate, overestimated naman yung totoong size ng economy nila. So meron akong assignment sa inyo, pero hindi ko i-check. Gusto ko lang i-research nyo kung nasaan yung Philippines dyan sa GDP ranking. Siguro yung latest na data na makukuha nyo is either 2019 or 2020. So tingnan nyo lang. Tapos tingnan nyo using exchange rate na spot at saka using PPP. Tingnan mo kung tataas ba yung ranking natin or hindi. Good to know lang. Hindi ko i-check, pero kung may makakakita sa inyo, feel free to share. Kasi again, next week, hindi tayo magkaklase because it's our case presentation day. So yun, pinapili ko na kayo ng slot, yung groups 1 to 4. So again, ang required na pumasok is of course yung presenting group plus yung critic group dun sa slot na pinili nyo. Tapos pwede na kayong hindi pumasok dun sa ibang slots kung hindi nyo gusto. Pero pwede pa rin kayong pumasok. Optional lang yung pag-attend. Okay. Ano na to? Last slide na. Using PPP exchange rate to convert income data to a common currency is better. So, inulit lang yung sinabi natin kanina. So, ayan. Hopefully, meron kayong naintindihan dito sa ating topic about purchasing power parity. It's different from interest rate parity, pero it has more or less similar definition. Ang sinasabi lang dito is, in general, yung mga laws sa economics, sinasabi dito dapat daw pare-parehas lang yung rate of return for IRP and prices of goods sa PPP in the long run. Kung hindi siya magkapareho, gumagalaw ang exchange rate para gawin siyang magkapareho. Pero kung i-consider mo talaga lahat-lahat ng bagay, especially kung nasa floating exchange rate ang isang country, yung spot exchange rate na talaga yung proper value, walang undervalued at saka overvalued na currency. But if you want to compare the performances in terms of economy ng isang country, it is highly recommended that you use the